mo na pinatuyo, pina-hair dry para sa rabbit. Ayan po ang ating mga alagang rabbit. Hello guys, good morning po. Ayan, welcome back po sa ating channel, Jeffy's Nature and Animal Lovers. So for today's video, ayan, tuturuan ko po kayo kung paano gamutin ang sakit ng rabbit, katulad po ng pagkalagas ng balahibo, ayan, mga sugat sa katawan. Panoorin niyo po kung ano yung gagawin natin mga paraan para magamot po yung mga alaga nating rabbit. Ipapakita ko po sa inyo ang sugat at yung balat ng ating alagang rabbit ngayon. Ito po siya. Ayan. O, kita niyo po ba guys, ayan o, yung sugat niya sa ulo, tsaka yung balahibo niya nalalagas, tsaka payat po siya. So, sa pamamagitan po ng pagpurga dito, kakapaluli yung balahibo niya at matatanggal po yung sugat niyan. So, meron po tayong ivermectin, ayan. Gamot po ito sa pag-deworm at saka sa sakit na karamdaman ng ating mga alaga sa balat at sa panloob. Pwede po ito, ivermectin. So ayan, meron po akong dalang sirens. Pinutol ko po yung takip para lumabas lang yung, alin niya, yung karayom na maliit para hindi po masaktan yung mga alaga po natin. So ito, maglalagay lang po tayo ng 0.5 ml. Kada rabbit po. Ayan o. Pang 1 ml po ito. So 0.5 lang po yung ilalagay natin kada isang rabbit. A few moments later. Guys, kung mapapansin nyo po yung mga alaga nating rabbit. Ayan o. Tingnan nyo po kapag ka malulusog. Ayan. Ganyan po yung itsura niya. Pero ito, tingnan nyo po yung itsura niya. Yung gagamutin po natin o. Nalalagas yung balahibo tapos may sugat sa kanyang ulo. Ayan o. Parang galis. Kaya gagamutin po natin yan gamit po yung ivermectin. Ayan. So hindi po tayo sponsored nito, pinakita ko lang po sa inyo kasi ito na po yung subok namin na panggamot po sa mga ganitong karandaman ng mga rabbit katulad po nyan. Gagawin po natin bago po tayo magbreed, i-injectan po muna natin ng pang deworm. Ayan, after po ng pang deworm, daan po tayo ng mga 3 to 4 days, tuturuan naman po natin ng vitamin siyan para makondisyon po lalo yung mga katawan ng ating mga alagang rabbit bago po tayo mag-breed. So eto na po at ipapakita ko na po sa inyo kung paano gamutin ng may sakit nating rabbit, kung paano yung pagturok para makakuha po kayo ng idea lalo na po sa mga baguan na nag-aalaga po ng mga rabbit. Yan ang pangit po niya. Oh. Dalawa po sila kaya iniwalay po namin ng kulungan. Kapag ganyan po yung nangyari sa rabbit nyo, iiwalay nyo na po ng kulungan. Huwag nyo po isama sa iba. Yan. 1 minute 37 seconds later. Guys, nagpatulong po kay Kuya John Lloyd kasi kailangan nyo po ng katulong kapag nagtuturok po kayo ng rabbit. Hindi po natin kakayan mag-isto, magwawala. I-shake nyo po muna yung ivermectin bago nyo po gamitin. Ayan. Tapos ito, ibabad po muna sa mainit na tubig. Yung syringe po natin. Syringe. Ayan. Tapos, kuha na po tayo. Ayan. 0.5 ml lang po, guys. So, ayan. 0.5 ml lang po. Para sa ano. Pwede po natin turukan ito sa ilalim ng pilipili or either sa leeg. O pwede rin po dito. Basta yung sa ano yung balat niya. Pero ako, ginagawa ko po ito sa ilalim po ng kilikili niya kasi yung balat niya po dito talagang maliwalas po para hindi po tayo mahirapan. So, ito na po. Dito lang po sa ilalim ng balat. Pero, ayan. Okay na po yan. Inis na po yan. Ayan. Ilagay mo na ako dyan. Pakabukit na yung yung tulog. Oh.
So after nyo pong gamitin sa isang rabbit yung pang-inject po ninyo, ibabad nyo po sa tubig na mainit. Ayan, banlawan nyo po para hindi po magkawawa yung ano nila. Ayan. Tapos si ano mo lang. Tapos po tayo ulit na ivermectin, shake lang po. Ayan. Ganyan lang po yung ginagawa namin sa mga alaga po namin rabbit kapag ka may sakit. Ayan. Sana makakuha po kayo ng idea dito para sa mga alaga po ninyo. So ito, inan po natin yung kilikili niya. Ito, pisil-pisilin lang po muna tapos sabay yung turok po natin sa may balat. Yun na po. Tapos bunutin, sabay, lumas ulit. So katulad po ng sinabi ko, lahat po yan tuturukan po namin ng pampurga para nga makondisyon yung katawan para sa breeding. So hindi na po natin isa-isain yan, pinakita lang po namin yung mga may sakit, tinurukan po natin at binamot. So hanggang dito na lang po muna yan para makakuha lang po kayo ng idea dun sa mga may sakit na rabbit, katulad sa sakit ng galis, sakit sa balat, at saka yung mga parasite para mawala po, kaya po pinurugan po natin. So lahat po yan, tuturukan po natin para sa kondisyon sa pag-breeding. So maraming salamat po sa panonood. Sana ay nakakuha po kayo ng idea kung paano magpurga ng alaga nating rabbit. So sa susunod pong video ay ipapakita naman po natin kung ilang araw o ilang weeks bago gumaling po yung ginamot nating rabbit. Ito na po yung ginamot natin guys. After 1 week, nawala na po yung sugat niya. Ayan o. Oh. Bakat na lang po ng ano. Mga peklat na lang po. Ayan. Pero wala na po yung sugat. At unti-unti na po kumakapal yung balahibo niya. Ayan. Ayan po. Galing na po siya o. Oh. Ayan po yung kasama niya. Ayan. Tumutubo na rin yung balahibo. Diba? Ito, lulusog na rin sila. Ayan. Ayos na sila. So maraming salamat po. Ayan. Salamat po sa inyong panunood at suporta. Huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe. Pakit din po yung notification bell para lagi po yung updated sa mga bago ko pong upload na video. So dito po sa farm, marami po kaming alaga, mga iba't ibang alaga po. Panoorin nyo na lang po yung mga previous video ko. Makikita nyo po yan dyan lang po sa Jeffoy's Nature and Animal Lovers. So hanggang dito na lang po. Palagi po tayo mag-ingat and God bless po sa ating lahat. So bye-bye!